So ayan, install niyo po yung bulb camera niyo sa socket. And then turn on the switch. So pagkatapos pong ma-install na doon sa socket, download natin yung V380 Pro sa Play Store. So ayan, type niyo V380 Pro. Sa akin downloaded na siya, so open lang natin yung app. May makakalagay po ditong login and register, pili kayo sa dalawa. So pwede kayo mag-register through email or kaya naman register with mobile number. Since may account ako dito, so pinili ko yung login. Dark lang siya guys kasi I think para hindi makita yung ano, yung password and yung account ko. So ayan, naka-login lang. Click natin yung add device. Ayan. Since wala naman akong QR code na napicturan, click natin tong may nakalagay na can find the QR code on the device. Please click here. Yung naka-highlight ng blue. And then, click Wi-Fi smart camera. Then, choose AP hotspot connection. Tapos, click nyo yung Wi-Fi na gamit nyo sa bahay nyo. At saka yung Wi-Fi na connected sa device nyo. Yan, confirm. So, may nakalagay. Please connect mobile's Wi-Fi to the network starting with MV. And then return to the V380 Pro. Click natin tong connect AP hotspot. Yan, lalabas dyan yung may MV. Yan. Connect kayo dyan. Tapos, balik tayo sa V380 Pro. Ayan. You see, connecting siya. Tutunog yung device nyo, sasabihin na device connecting. Ewan ko, nakalimutan ko. And then, tutunog ulit siya. Sasabihin na connected na silang dalawa. Yung access point ready. Oh, ayan, connected na sila. Pili kayo ng name. Halimbawa, saan siya lalagay? Sa living room, home, office, bedroom. Pwede din kayong gumawa ng sarili nyo. Halimbawa, sa akin, lalagay ko terrace. Kasi sa terrace ko siya lalagay. Ayan. Ayan na. So, ayan, sa nakikita nyo, may nakalagay na disarmed. Click nyo lang yung triangle, yung play button. Ayan, please set a password to your device for better privacy. So, set kayo ng password. So, ayan na po siya. Ganyan pag ano, naka black and white. Pasensya na, ang gulo talaga ng kwarto namin, ang kalat. Ganyan pag naka black and white siya in daylight. Pag naka color naman, pwede nyo namang i-change sa settings dito sa may more, na nakalagay more. Change nyo yung image settings niya into colored. Ayan, so pwede kayong pumili ng display mode, ganito, ganyan, ayan, ang ingay ng anak ko. So, explore nyo na po yung app, worth it talaga siya kasi kapag nasa malayo ka and then need mo silang i-contact tapos di sila nakahawak ng phone,
pwede nyo silang kausapin or kaya pwede nyo i-press yung alarm para tumunog yung CCTV camera. Pwede nyo silang tawagin, marinig na boses mo. As long as nasa malapit ang sila, pwede kayong mag-usap through the CCTV camera. Ayan, nag-log out na. Siguro binuksan ng asawa ko yung account ko para matignan kami. Hindi kasi ako naka-premium eh, kaya sa isang device lang siya pwedeng malagyan. So, explore nyo na lang guys. Bye!